Hey guys, Joe here, Jabal Call Center. Update ko kayo sa koi fry ko na 4 week old. Mga anak ito ng female sangke koi fish, Hiatsuri at Showa koi fish breeders natin. So, iti-check natin yung koi fry growth development at saka yung color development nila. Pasensya na kayo, hindi ko kayo na-update last week kasi nabisi ako sa gardening ko. So, without further ado, titingnan natin ang mga development ng koi fry natin na 4 week old. So, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating bagong videos. Shoutout sa tama mga bay! Shoutout! Shoutout sa tama mga bay! Shoutout kay Day.E.T. Channel. Shout out rin yung guys. Shout out to that channel. Thanks for watching, bro. Keep safe and God bless. Next si Didujna Doina Balanisco. I'll share this video today, a year later. Greetings. Shout out nato ni siya. Shout out nato ni guys kay ano kanang si na ganong suporta siya ng channel. Ito di, last niya na ano message last year. This is her message from the Dijuna Doina Balinisco. Beautiful storytelling with a big smile here. Thank you. So let's shout out her, Dijuna Doina Balisco, for patronizing our channel. Recently she said, I still share this video today a year later. Greetings. Next is si Glenn Stevie. Hello boss, salamat sa oportunidad na makasali from Usamis. Pa-shoutout din boss, salamat and God bless you. Oh, shoutout na to tanan diyan mga fish keepers sa Usamis. Shoutout niyo diyan tanan. Thanks for watching Glenn's TV. Matik na bro, yung entry. Katong mo pa nakapil, visit Ramon yung video. Then, plantawa lang ninyo, i-click like, share button sa mga friends. Muna yung free entry. Visit lang mo din nga video. Kanayang Tancho Koi Fish Raffle Promo Free. Kung comment lang mo, i-like lang kung ako 1,000 likes. Yeah, i-raffle na ako ni. Okay, next. Jesus fan. Ay, nabot me dire. Unse mayo ani? Ani question wa deni. Sorry sa question dire na pila mo butang dire na. Sorry guys. Thanks for watching and question day Jesus fan. Sa question mo deni na ako. Out sayo po save. Next is George Juanisa day. Thanks sir, God bless. Pa shout out sir Nigaran Negros Occidental, mga Ilunggo ng siguro ni Cookie Juanisa koi breeder, God bless. Si Cookie Juanisa diay ang koi fish breeder dito.
God bless to George, Bro George, Juanisa, shoutout ni Mudea, sa tanang taga Hinigara ni Gross, shoutout ni Dieta Lancia, kay Cookie, Juanisa, kay Breeder, glad ko sa pag-breed mo, God bless. Okay, keep safe everyone. Thanks for watching, Bro George Juanisa, and good luck, Cookie Juanisa, to breeder sa breeding endeavor, koi fish breeding endeavor. Keep safe everyone, God bless. Thanks for watching. Next, si Maestro Pilosopo. Ah, shout out Paul James Casil. Si Maestro Pilosopo, pinapa-shoutout niya si Paul James Casil. Oh, shoutout niya bro Paul James Casil, thanks for watching. And Maestro Pilosopo, shoutout. Thanks for watching bro, keep safe and God bless. Sa ako pong ano, kaning customer sa isda, si Rigel Carls Sagaris. Rigel Carls Sagaris, shout out kay bro Rigel Carls Sagaris, thanks for watching bro, happy quick fish keeping, kailan niyang isda. Okay, keep safe and God bless, thanks for watching. Kung sino yung gusto mo pa shoutout, comment lang kayo below guys, shoutout ko kayo sa next video. So guys, ito na ang excuse me, ito na ang 4 week old o 1 month old koi fry natin na mga anak ng female sangki koi fish, showa at Hiotsuri male koi fish breeders natin. So sorry, last week hindi ko kayo na update, medyo na busy ako sa gardening ko. So ito, at titingnan natin ang mga titingnan natin ang koi fry growth development at saka kulay nila, kulay development. So ito guys, medyo kumunti na ang population nila kasi inayaan ko lang yung mga tubies o shooters na lalaki kasi wala akong ibang lalagyan, kaya sa matirang matibay na lang guys. Plan ko kasing magagawa ng jumbo line itong mga tubies, ang gagawin ko kasi malalakas sila, malalaki, mabilis tutubo at malakas ang resistensya, at gagawa ko ng jumbo line. Ito ang plano ko, gagawa pa ako ng maraming lalagyan, so palalakihin ko sila itong mga tubies at gagawin kong mga breeders. So pag napapansin nyo yan, oh, parang meron na yan, 3 inches na yata yan. Yan ang mga tubies. Diyan, oh. Medyo mayayin sila guys. So, hindi na. I-try ko lang i-close up ang camera. Yan. Tingnan natin. Ayan, oh. Ang color nila, meron ng 3 colors na lumalabas. Napapansin ko para may ano yung ano, kung hopefully ma clear dito sa inyo yung yon, oh, mi otsuri at showa, at saka yung nakita nyo na parang yellow lang dito sa end ko, nakita ko na magde-develop na ng red. Ano yan? Kuha ko yan or sangki, hindi pa lumabas yung
black kulay. Kasi ano, usually ang mga offspring nito, based sa aking experience, mayroong sangki na lalabas, mayroon ding kuhaku. Rinalo kasi natin ng ano, ang kutsuri. So, may lumalabas na kutsuri. Yan o, yung dalawa na yan. Yung mga itim, madaming itim yan, mga utsuri yan, at saka showa, kasi ang mili ba utsuri at showa yan, mapansin nyo sa ilalim mga malalaki na sila, parang nasa 2 inches na yata yun ang mga tubis, yun na lang i-growth natin kasi wala pa tayong maraming nalagyan. Hindi ko maano, masiparit ang tubis ano yung nagde-develop na sila yung second week to third week, last week. Hindi ko sila mahuli, so inayaan ko na silang kinakain yung mga siblings nila, yung mga kapatid nila. Plano ko naman gagawa ng mga jumbo line, so palakihin ko na lang sila. Kahit konti lang sila, hindi ko na lang ibibenta. Maybe maibenta ko ang iba kung medyo gipit sa pira. Wow, mayroong kung nakitang magandang ano guys, pattern. Yan o. Yay. Nawala. Yan sila guys, so medyo mahihain. Excuse me, hindi to COVID guys. Yan o, parang 3 inches na yata. Lumaki silang malakas at mabilis lumaki kasi kinakain nila yung ano. Kung napapansin nyo yung first week video ko, second week, ang dami pa nitong koi fry dito. Kaso hindi natin nakuha yung nagde-develop na shooters o tubis na yan o. Mga malalaki na sila. Yan. Pero okay naman ang kulay nila. Sabi ng iba sa, nabasa ko sa mga forums na hindi daw maganda ang kulay ng tubig. Hindi ko maniwala dyan kasi natagal na akong nagano, breed. Dami akong kuhan, ano, jumbo type yung mga shooters o tubis. Maganda naman ang mga kulay nila. Sabi kasi ng forums, ng mga koi forums na hindi magandang kulay kasi ano, ng growth nilang ano, inuuna nilang i-develop, pero based on my experience, maganda naman. Pansin nyo nga yung isa o, may nakita kong maraming potential na magaganda, tsaka maganda na malaki, maganda na ang katawan, maganda pa ang pattern. Ayan sila dyan o. Usually kasi guys, pag ganito nag-mimix nyo yung ano, mahirapan din kayo sa pagkakaling kasi ano eh, yung usually kung dami ng isda, dapat isa lang ang strain ng nag-breed nyo kasi katulad ng ano, for example, nag-breed kayo ng kohako, pag nasa ano stages pa sila ng ano, 2 week, 3 week, 4 week, kung nagkakal na kayo, hindi kayo mahirapan kasi ikakal nyo lang ang mga itim. So yung kukunin nyo ang itim, itira lang yung puti kasi yun ang ano, kakoy. So yun ang advantage kung mga ano. Pero ito, experiment natin.
nag-cross breed tayo po. The same line naman sila, the same genealogy sila, pero doon lang tayo merapan kung nakakal tayo for maintaining yung certain strain ng koi fish. Yun ang iniwasan din sa pagkakal, yung minimaintain yung strain. So ito sa atin, experiment. Pero titingnan din natin ang ikakal din natin yung hindi maganda katawan, yung bansot at ibang mga deformities, iwasan din natin yun. So yun guys, ngayon mga almost a month na sila old, yun ang development, yung mga shooters lumalaki, kumunti ang population kasi kinakain nila. Ang color development, may lumalabas na mga 3 colors pero hindi pa masyadong obvious yung red, medyo yellowish pa siya. Papa, hindi pa siya nag-transform to red. Medyo yellowish pa dito ngayon nga stage ang kulay. Is 4-week-old o 1-month-old week po na koi fry natin na female sangki, koi fish breeder at saka showa at hiyotsuri. So ang mga anak nila, yung offspring nila ay mayroong kohaku. Nagpapansin ko mayroong mga kohaku, sangki, showa at hiyotsuri. Nakuha din nila sa appearance nila yung mga traits nila, yung genetic traits nila napapasok dito. So kung mayroon kayong tanong guys about koi fish breeding, comment down below lang. At ibang koi fish concerns, health concerns, koi fish disease management at iba pang koi fish concerns, koi fish care concerns, comment down below. At kung sino ang gustong magpa-shoutout, comment down below guys. O sino yung may questions, comment down below. At kung gusto niyong video na mapanood about koi fish care, comment down below guys. Salamat sa pagsuporta ng channel ko guys. Pag-share ng other koi fish keepers friends natin para matulungan. Okay. So, ito lang ang update natin guys. Yung color development, medyo obvious na ang tatlong kulay. Yung red, yellow pa. Nag-start pa magde-develop at lalabas. Yung puti na kulay, medyo halata na ang itim, klarong-klaro. So lumabas na ang puti, ang red medyo yellowish pa siya, ang itim halata na siya. So ang resulta ng offspring ng female koi fish sangki at showa at hiyotsuri koi fish breeders natin ay siyempre, nakuha nila sa genes ng parents nila, may sangki, hiyotsuri at showa. Saka, may kohaku kasi napapasok din. May yung sangki at showa ay the same group with go sangki, yung kohaku. Sila-sila ang linya lang ng genealogy nila. So, kaya ang offspring ng mga sangki or showa breeders, meron ding lalabas na kohaku. Yan guys, yan sila . So lilinisin muna natin yung mud pa natin, ita-transfer natin sila doon. Yan, mga malalaki na lang ang natira at kukunting maliliit.
yung normal koi sizes na parang half inches, yung super liit parang mga showa yata at sulit yan. So, pinapakain natin sila ng sinker one. Okay, so till my next video guys, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button para maging updated kayo sa aking mga bagong videos guys. Happy koi fish keeping to all and fish keeping to all. Stay safe everyone. God bless. See you on my next video.